guys, what is up? It's Phoebe and welcome to my YouTube channel. Okay, so for this video, ituturo ko kung paano nga papalitan ang ating background sa ating mga videos. Okay, so before tayo mag-start sa ating video, kung ikaw hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan at pindutin na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. Okay, so ang gulo ng kamay ko, ang likot ng kamay ko. Pero let's begin! Okay, so ang ating first step is kailangan muna natin ng green na tela para gagamitin natin sa ating green screen. Okay, so kukuha muna tayo ng green na tela at lagay natin sa ating background. Okay, so guys, na-set up na ang ating green na background. So, sa camera, parang hindi siya kasi green, parang siyang mint green. Yun na yung sinatay, wait lang. Green talaga siya, as in green. So, ayan, ayaw ko siyang ma-focus. Wait. Okay, so binili ko lang po ito sa Shopee. So, ayan, medyo lukot-lukot pa siya kasi hindi ko siya tiniklop nung natapos ko siyang ginamit nung isang vlog. I think yung 30 plus yung sa vlog content idea. So, yan. So, ganito siya. Green as in green siya, pero yung lighting lang talaga yung nagpa-change sa kanya ng color. So, ito siya. Itong green na tela natin is gagamitin na rin para sa ating green screen. Hindi ko alam kung ayos ba yung pagkaka-change ng ating background kasi nga iba yung pagka-green niya dito sa camera. So, hindi ko alam kasi may shadow rin yan. So, mas maganda pag yung pader na lang yung kulay green. So, ayan. So, para hindi ka na mahirapan mag-set up ng ganito. So, ang ating first step is tapos na. Check ang mag-set up ng green na tela para sa ating green screen. Okay, so second step, mag-film na tayo kung ano man yung gusto natin. So, mag-video tayo with this green na tela. And yon. So, let's go. Mag-video muna tayo. Hey guys, what is up? So, ngayon, nandito ako sa Korea. Nakikita niyo naman ang aking background, di ba? So, mamaya pupunta tayo sa Japan. Yan. And then, maya punta rin tayo sa Paris. Yan. Eiffel Tower, yo. So, nandito na ako ngayon sa Paris. Nandito na ako sa ibang bansa. And, yan. Bye. Okay, so, ganun lang kasimple mag-film. So, it's up to you kung paano nga ba yung gusto mo. Depende sa kung anong gusto mong background. So, ako, yun yung ginawa ko. Nandun ako sa Korea, Japan, and sa Paris. Okay, so, let's go. Start na tayo sa ating editing. Hey guys, so before tayo mag-start sa pag-edit, uulitin ko, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. Okay, so today, bago tayo mag-start sa pag-edit, siguraduhin mo munang meron kang green screen sa iyong phone, which is, i-download mo siya dito sa Google. Search lang ang green screen. Ayan. And then, may lalabas dyan. So, wala kasi akong data kasi nakapag-download naman ako. So, mag-search lang kayo ng green screen. Pipili lang kayo kung anong gusto nyong green screen. So, ayun. Okay. So, punta na tayo sa app na ating gagamitin. Which is yung KineMaster. Ayan. So, buksan na natin siya. And then, ayan. So, nakikita nyo yung malaking bilog. Itong nasa gitna. Ayan. Pindutin lang natin yan. Yan is yung add project button. And then sabi dito, select aspect ratio. And then piliin natin yung 16:9 ratio, yung naka-landscape. Ito. And then, ayan na. Okay. So, dito, mag-add lang tayo ng media. So, isa-select natin, pipiliin natin yung dinownload natin na green screen. So, nandito siya sa screenshot. So, hanapin natin. Ayan, sa screenshot. And then, so, matagal na kasing na-download, kaya andito siya. Ayan. Check na natin siya. Ayan. So, nakikita nyo, meron pa siyang white. Ayan. Kasi screenshot lang po talaga siya. So, dito, dito sa gilid, meron siyang crop button.
Ayan, so ika-crop natin siya. So sabi dito, start position and end position. Pindutin yung start position and then i-zoom in mo lang siya hanggang sa maging green lang po siya. Ganyan. So next, pindutin lang natin yung equal sign sa tabi, I mean sa gitna ng start and end position. Ayan po. Pindutin lang and then check. Okay. So dito, mag-add layer na po tayo. Mag-add lang tayo ng layer which is yung video clip na sample or video natin kanina. So ayan, add layer and then add media yung nasa taas. Ayan, so hanapin natin siya. Andito siya sa export. Ayan, so in-edit ko na siya kanina. Ayan na. Ayan, so pindutin lang natin yung ating video. And then, pindutin natin yung split screen which is nakikita natin dito sa gitna ng cut button and yung volume button. So, ayan. And then, pindutin na rin natin yung whole screen which is sa tabi ng off. Okay, so full screen na siya and i-check na natin siya. Ayan. Okay, so next is i-adjust naman natin yung clip or yung green screen. Ayan, so pindutin lang natin yung green screen and i-adjust natin yung duration niya. So ipantay lang natin sa haba ng ating video. Ayan. So punta na tayo sa ating chroma key. Ayan, so pindutin lang natin itong ating video. Ayan, and then hanapin natin yung chroma key na button. Chroma key button. So ayan, chroma key sabi dito. Ayan. So, i-enable lang natin siya, guys. Ayan. And then, nakikita nyo sa ating background, naging green na siya, green na green, pero hindi pa siya maayos kasi meron pa nga siyang mga shadow. Okay, so ngayon, ang dapat na mangyari dito sa ating background is maging plain green lang siya. And walang mga shadow katulad nyan, yung mga nandyan sa gilid. So, dapat plain lang siya na green. So, ang gagawin natin dito is, pindutin lang ang ating show mask na nandito sa gilid. Ayan. So, nakita nyo, naging gray yung, naging black and white na yung ating video. So, ayan. So, dapat ang mangyari dyan is, maging black, plain black yung ating background at yung tao is magiging white lang siya na plain, walang black. Okay. So, dito, mahirap ma-achieve yung ganong color kasi nga, Meron pang mga shadow yung aking background. Okay, so ayan. So, para maging puti at black, I mean, maging white and black siya, i-adjust lang natin yung sa shadow level natin. Okay, so yung nasa taas is yung sa tao, and yung sa baba is yung sa background. So, i-adjust lang natin siya. Depende na sa atin kung paano. Basta i-adjust natin siya at maging puti yung tao. Ayan. So, hindi yung pwede yung ganyan, yung may konting black. So, hindi yun pwede. So, dapat white na white siya. And then, yung sa ating background is black naman siya. Okay, so nakikita nyo, hindi ko na-achieve kasi nga, merong shadow yung aking background. So, ayan. May mga white pa sa aking background. Ayan. Okay. And then, scroll na rin natin yung clip, ayan, para makita natin sa gitna kung meron nga ba pang shadow. Okay, so dito, para ma-achieve natin yung mas maayos kesa dyan, ang gawin natin is, nakikita nyo yung key color. So, ayan. So, dapat ang maging color nyan ay kasing color lang ng ating background. So, ayan, naging konti na lang yung shadow sa aking background. So, nakikita nyo. Ayan, konti na lang siya. Okay, so pag ganito, ang ginagawa ko na lang is, nag-add na lang ako ng layer which is color green. So, mag-add na lang tayo ng layer. Ayan, so sa media. Ayan. And then, hanapin ulit natin yung color green. I mean, yung green screen. So, nasa screenshot nyo yung akin. Ayan. So, eto. And then, ika-crop natin siya. Hanapin natin yung cropping. Ayan. So, i-crop natin siya hanggang yung sa green lang. Ayan. And then, i-check natin siya kapag okay na. So, ayan. Check. And then, i-move natin siya dun sa gilid.
Ayan. So, konti lang naman siya. Kaya, konti lang din. Ayusin natin. Baka, sa gitna ng video, nakikita pa yung mga shadow. Ayan. So, hanggang dulo. I-adjust hanggang dulo yung clip. Ayan. So, tingnan natin. I-check rin natin kung okay ba siya. So, ayan. Dito, okay na siya. Pero nakikita nyo yung aking damit. Meron pa siyang green. So, i-adjust lang natin ang ating shadow level. So, ayan. So, magiging black yung background. So, ayan. And then, white. Ayan. So, dapat mas balay, mas onti lang yung black nung sa ating damit. I mean, sa tao or sa magiging visible sa ating video. Ayan. So, I think okay na yan. Then, check na natin siya. And then, so, ayan. So, dito, i-adjust lang ulit natin yung layer na green para hindi siya makita or halata. Okay. Okay, so, pag pwede na siya, pwede na rin natin siyang i-save. Pindutin lang yung share button dito sa gilid. So, ayan siya. And then, i-export na natin siya. So, it's up to you kung anong gano'ng ka-HD na lang yung gagawin mo. So, ayan, exporting. So, ayan na siya, tapos na. And, yan na yung file na sinave natin. So, punta na tayo dun sa next step. Okay, so para sa ating next step, isiguraduhin natin naka-download na tayo ng gusto nating maging background. So, ayun. So, ako, naka-download na ako. And, yon. Punta na tayo sa ating gagamiting app, which is yung KineMaster ulit. So, ayan ulit yung gagamitin natin. And then, i-open natin yung add project button. So, again, 16:9 ratio. Ayan. And then, ilalagay na ating media is yung ating dinownload na background. Yan yung magiging first base natin. So, ito, Korea, Japan, and yung Eiffel Tower. So, yan yung mga na-download ko. Photo na lang yung dinownload ko. Pwede namang video, pero hindi ako sure kasi baka nga makopyright. Okay, so dito is i-adjust ulit natin ang kanyang position. So, i-equal natin lang siya. Ayan. So, yung start and end position dapat parehas lang. So, kailangan i-adjust lahat ng position ng clips. So, equal. Okay, so dapat lahat sila ma-adjust yung kanilang start and end position. So, ayan. So, since naka-portrait yung ating photo, or I mean yung Eiffel Tower, so i-zoom in lang natin siya, yung kalahati. Ayan. So, okay na. And then, mag-add na tayo ng layer. So, ayan, mag-add na tayo ng clip, which is yung in-edit natin na nauna kanina, yung green screen. So, ayan. Select green screen na video. And then, check. Okay, so, ayan, pindutin lang natin yung video, and then, i-full screen na ulit natin. Ayan. So, and then, pindutin ulit natin yung video. And then, punta tayo sa chroma key. Enable natin ulit siya. And then, so tanggalin yung show mask. Ayan, okay na. Okay, so i-adjust mo na lang yung clip. I mean, yung mga clips niya para mapantay sa sinasabi mo or something like that. Okay guys, so okay na siya. Na-adjust ko na yung mga clips. After niyan, i-save na natin siya. Ayan. And then export. So ayan, hintayin lang natin siyang ma-save. So ayan, tapos na yung pag-export and panoorin naman natin. Hey guys, what is up? So ngayon, nandito ako sa Korea. Nakikita niyo naman ang aking background, diba? So, mamaya pupunta tayo sa Japan. Yan. And then, mamaya punta rin tayo sa Paris. Yan. Eiffel Tower, yo. So, nandito na ako ngayon sa Paris. Nandito na ako sa ibang bansa. And,